morning, guys. Happy what, Zeb? Happy Saturday is Jumu's birthday. Yeah, birthday ng kaklase niya today, and we're gonna go attend the party. 11 or 11:30, and 2 bus stops away from here lang naman. It's only 9. So, mag-breakfast muna kami. Nakain ako ng breakfast kasi bumili ng cheddar twist si Daddy. I cannot. Tsaka magkakape ako. So, ayun. Sa kanila, ito binili ni Daddy kahapon. Cowhead na croissant. Kay Zeb yung chocolate. Kay Zach, itong cream filling. Sabi ko vanilla. Pero milk pala to. Pero ganyan na rin yun. So, yeah. And then, we're gonna prepare. Yung party is sa condo kasi sila. So, yung party dun sa function room ng condo. Good morning. And also, the sleep and my life and me. Pero, pwede daw maligo sa swimming pool. Ayoko yung parinig. So, niisip kong magdala pa din kasi baka matempt. Feeling ko ako mismo matitemp eh kasi alam ko maganda yung condo na yun. Feeling ko maganda yung pool nila doon sa loob. Parang maiingit ako pero syempre ayoko magdala kasi mag-makeup ako. Nope. Anyway, so yan. Good morning, guys! Ngayon naluloy ako nag-vlog, no? Parang tagal nung last vlog ko. Yeah. Okay, finally natapos din ako. It's already 11:12. 11 o'clock yung party. But anyway, 2 bus stops away lang naman. Malapit na naman. Filipino tayo. Pero yung may birthday is Korean sila. So yun. Nagganto lang ako, romper. Para may iba naman. Kasi pag, sabi ko pag may shorts na naman ako. Then, this is how they see me typically on a school day. Sabi ko mag-ayos-ayos ako. Minsan lang naman tayo mag-ayos. Nag-makeup ako. Nag-contact lens pang lola niya. But we'll see. So yan. Nagdala na ako ng mga pangligo nila, pero sinisikret ko yun. Kasi ayokong sabihin sa kanila. We'll see pa. We're going. Come on, let's go. Pakamalim mo ito kay regalo. Kaka-grab food yun. Regalo. Let's go. Yeah, go. Doon sa taas yung ano. Yung party. Mommy, I'm cute. Ah. Mommy? Just away this one. Cool. I guess. Okay, go. Let's go. Let's go. That's the best one. Yeah. That's the best one. McQueen. Oh, he likes McQueen. Give me the hat. Give a big round of applause for yourself. Good job. Because if this is the banana, this is the apple. Yeah, give a big round of applause for yourself. You found an apple from the banana. Very good. What's wrong? This is the banana. This is the who at my app? Is it you? No, is it you? No, it must be you then. I need a big round of applause for yourself. Say hello. Nihon. Nihon. No, hello. You know, say hello. Nihon. In English, okay? Okay. Say hello in English. Hello in English. Oh, okay.
Oh! One more! One more! Ooh! Yay! Yeah. We're home. Nakalimutan ko. Nagbablog nga pala ako. Ay, ay, ay. Nag-leak na yung aming ano. Yung pipe ng pinaglalabasan ng tubig ng sa washing machine. Lumalabas na dito. Anyways, ayun yan. Nagsalang ako ng labada kaagad kasi dumating kami siguro mga 1:45. It's now 2:30. Nagsalang ako ng labada kasi parehong yung amin tsaka yung kila Zeb puno na. So, kila Zeb today and bukas yung sa akin. Tapos kasi nagko-contemplate ako. What? Wait a second. Wait. Naantok ako dahil sa contacts ko. Ayun, nagko-contemplate ako kung mag-circuit ba ako today or what. 5 o'clock yun. So, kung mag-circuit ako, isasama ko itong dalawa kasi hindi aabot si Daddy. It's either papasunduin ko sila kay Daddy. Kasi last time na nag-circuit, galing kami sa Galaan, tapos dumiretso ako sa circuit. Tapos si Daddy dumaan doon sa Decathlon para sunduin yung dalawa. Inisip ko kung ganun yung gagawin ko or kaya ako na lang si Daddy na umuwi. Pero inisip ko pa kasi sa ngayon na, inaantok ako dahil dito sa contacts. Pero pag tinanggal ko na to at medyo ganahan akong kumilos-kilos. Kasi 2 days na akong walang workout. Yung huling tumakbo ako is Wednesday. Yun yung sumali ako sa Standard Charter na Pacer Run. This is me. Kumbaga, actually, first day ng training yun for kung half or full marathon sa Salihan. Sa kanila yung maganda sumali ng training kasi long run sila. Tapos may mga exercises din na involved. Katulad nung last Sunday, tumakbo kami ng 2 kilometers. Tapos nag-stop kami. Tapos nag-exercise kami. May planking, may burpees, may jumping lunges, mga squats, ganun. Tapos takbo. So, ang expected ko nga nun, magte-10K kami. Pero in the end, 8K lang. Pero pagod pa din. Pero walang tatalo dun sa ginawa ko last Sunday. Last week Sunday, sumama ako dun sa friend ko mag trail running sa Macritchie Reservoir. Ang layo nun dito sa amin. Ang usapan namin is 6:45 ang meet-up time. So, 5:30 pa lang. Nasa bus stop na. 5:30 na umaga. Grabe. Sabi ko, never, parang sa talambuhay ko, ngayon na lang ulit ako gumising ng ganong kaaga. Tapos yun, as expected ko lang, tatakbo lang kami ng mga 10K, ganyan-ganyan. Yung kasama ko, grabe. Kasi nag-training din siya for Spartan Ultra, which is ultra is 50 kilometers. Oh, God, Jesus. Kaya, so nag-training siya, nahawa tuloy, nawala, napasabi tuloy ako ng ano. Dapat bala ko parang isang igot sa trail, 10 kilometers, tapos na ako. Hindi, sabi niya, sige na, sumama ka na, eh. Nag-ending kami ng 22 kilometers. Yes, I will help you. So, sabi ko, na-prove ko na sa sarili ko na kaya ko pala mag-marathon. Pero grabe, pet, tsaka ano pa yun, trail pa yun, mas mahirap kasi. Alam niyo, bato-bato, pag nasa gubat kami, hindi siya smooth na road, hindi siya plain na kalsada lang. Yung trail, mas mahirap kasi parang konting malimo lang ng paa. Pwede kang matapilo, pwede kang mapilayan. So, sobrang conscious ako. Kasi sabi ko, pag ako in the middle of the jungle, kasi ano siya, parang kagubatan eh. Pero, hindi ka naman maliligaw. Well, naligaw kami. Pero, mahanap mo naman din kaagad. So, yun, sabi ko, pagka na spray na ko or napilaya ako in the middle of the jungle, kawawa yung magtulong sa akin kasi wala talagang way dun kundi lalakarin mo. So sabi ko, ayokong matisod, ayokong matapilok, ayokong mapilayan doon sa loob. Kaya
sobrang conscious din ako sa pagtakbo kasi nga natatakot ako masaktan. But yun, I survived naman. Anyway, so yun, sabi ko hindi na ako sasama sa kanya ulit. Ayoko na. Grabe siya, ang lakas niya. Ayoko na. Napasubo ako dun. Anyways, ayun, tuwan-tuwa yung dalawa kasi yung laman ng goodie bag nila ay ang mga Lego minifigures, yung mga si Iron Man, si Thanos, si Captain Marvel, pero ano lang naman, yung mga fake na Lego. Pero, hindi naman nila alam yung difference ng fake sa original. Kaya tuwan-tuwa, nakakuha sila ng ano, tig-dalawa yung binibigay nila sa goodie bag. Tapos ang dami nakuwang candy. Ilang ano namin uubusin yan. Well, hindi mo required ubusin. Anyway, so, matatapos na yung labad ako. Hey! What is that? What is that? Okay, done with my sinampay. Tomorrow naman yung amin ni Daddy. And, it's ano na, magko-quarter to four na. Nakalimutan ko na ang aking plano na mag decathlon today kasi 5 o'clock yun. Hindi nakakayanin. Kasi naalala ko tong saging namin, oh. Brown na sabi ko kasi gagawin ko tong banana bread. So, gagawin ko na today. Kasi baka bukas sobrang bulok na naman niya. Although, pwede ko rin naman i-freeze para sa smoothie. Siguro yung isa para sa smoothie. Dalawa for the banana bread. And then, magluluto pa ako. Makabili ako nung isang araw pa nga ito eh. Isaw ng baboy. Dito sa, nakita ko ba ito nabili? Basta sa grocery, sa ibang grocery ako nagpunta. Saan ba ako nagpunta nun? Basta nakabili ako ng isaw ng baboy dun sa fair price na pinuntahan ko dito sa amin para madala, wala akong nakikita. And sabi ko, ano, Thursday pa rin, Thursday, tama, ano, isang araw nga. I-a-adobo ko yun. Tapos hindi naman ako nagluto that day. Tapos kahapon hindi rin ako nakaluto dahil may merong workshop, parent-child workshop sa school ni Zeb kahapon, 3 o'clock to 5. Kaya yung labasin nila 2:15, may dala akong pagkain, bumili ako ng food. Doon ko sila pinakain, doon sa may tables and chairs na doon sa labas sa parang waiting area. And then 3 o'clock to 5 yung seminar or workshop about mental health, blah, blah, blah. Siyempre, as early as preschool, dapat daw na ano na yung kanilang emotions, learning how to address and identify their emotions, kaya sa paglaki para more independent and, you know, hindi na uuwi sa depression or something. So, actually, maganda. Na-enjoy ko yung workshop na yun. And then, meron ding activity with the kids na dapat yung parent hindi tutulong. Dapat mag-coach lang. So, yun. Anyways, so hindi rin ako nakaluto kahapon. Although, gumawa ko ng longganisa na isang araw pala. Yun naman yung pinag-aabalaan ko kasi dahil si Zeb, ilang beses nang nagre-request ng longganisa. So, pinagbigyan ko. Yung dami yung nakain. Anyway, so, kunay ko muna yung banana bread kasi maaga pa naman. Madali lang mag-adobo. So, yes. Nasa wakas yung aming banana bread. Munti ko na makalimutan nag-vlog ako. Jijin, perfectly browned. I love it, Sarah. So, nabasa ko kasi normally ito iniiwan ko lang siya dun sa loaf pan, tapos iniiwan ko sa oven. Dun sa ginayahan kong ano ngayon, kay Ana, kalimutan ko yung YouTuber na yun. Ana Olsen. Olsen. Sabi niya, let it cool down yung bread lang kasi pag yung nandun siya sa rack or nandun siya sa loaf pan, yung condensation, yung heat, ganyan, nilalambot, parang lumalambot, nagmo-moisture. And yung pag ganito daw, crispy on the outside and moist in the inside. So, that's what I did. Perfect. Okay. Isa kanina po humihingi. Kanina pa nag-aabang na matapos to eh. So, kakainin natin. It's 5:30. And nag-start na ako magluto ng adobo. Isa. Listen to that crunchy outer part. Yummers! Pero ito malambot. Yung part na to. Hindi pa masyado malamig eh. Pero si Jack talaga hindi na mapag-antay. So, ikakat ko na. Hey guys! I totally forgot I'm vlogging. It's almost... No, it's 9:23.
So we're gonna end the vlog. I'll see you, I don't know when again. But yeah, say good, Zach, say good night. Good night. Thank you for watching. And what else? That's a silence, is it? Anyways, good night. Bye.